Paano i-low action ang gitarang napakataas ang string? Ano ba ang dapat gawin? Ano ang mga palatandaan para malaman kung saan tayo dapat mag-adjust? Dapat ba tayo mag-adjust sa saddle? Sa truss rod? O sa nut? Paano mo malalaman? Ano ba ang una mong dapat gawin? Itong gagawin natin ay sasamahan natin ng fret leveling at crowning. Pero maaaring nyo hindi gawin ito, pero kung gusto ninyong mas maganda ang maging resulta, ikaw ay mag-fret leveling at crowning. Ano nga ba ang fret leveling at crowning? Ang fret leveling at crowning ay ang pagpapantay ng mga frets. Once napantay mo ang frets gamit ang flat na kikil, pamagitan ng pagganyan, once napantay mo na lahat yan, malalaman mo yan kapag tinatamaan na lahat, siyempre magkakaroon ng flat surface. Ngayon, pag nag-flat surface na, siyempre, di ba, bilog yan. Bilog ang mga frets mo, ibabaw. So, gagamitan mo ng fret crowning. Ang fret crowning ay pambilog ng mga frets. Ito ay mabibili mo rin sa Shopee, Lazada, pero makakabili ka rin sa America, sa Stuart McDonald. Yan. Pero kahit dun lang sa Shopee, Lazada, pwede na. So, bibilugin niya sa pamagitan ng ganon. Gaganyan mo siya. Once matapos mo siya, mapret leveling mo siya neto, di ba? Napret leveling mo na siya neto. Napalat na. Saka mo siya ipapret crowning isa-isa. So, ngayon, decision mo na kung tatakpan mo siya para at least hindi ka makagasgas o makatama. Ngayon, bago mo gawin yon, siguraduhin mo muna na ang neck mo ay tuwid. Paano natin malalaman na ito ay tuwid? Maaari nyo kong sundan sa aking FB page at i-Waze o i-Google Map ang Guitar Doctor Philippines, at meron din po tayo sa may Shopee, hanapin lang ang Neil Uzi Shop. Sa pag-iimbestiga natin, ang taas ng action niya is nasa 4.5 mm mula dito sa base. At dito naman sa treble ay nasa 3.5 mm. Dapat ang sukat na meron dito ay 2.5 lang dapat mula sa ibabaw ng fret at sa ilalim ng string. Dito naman ay nasa 2 mm sa ibabaw ng fret at sa ilalim ng string. So, ganun dapat ang sukat niyan. Sa dulo tayo ng fret, pabase. Paano nga natin malalaman kung diretso na ang neck bago tayo mag-fret leveling? So, ang gagawin mo, pumindot ka sa 12 fret. Pag pindot mo sa 12 fret, pumindot ka rin sa first fret. I-hold mo yan. I-hold mo yung dalawa na yan. Ngayon, i-check mo, dapat doon sa panglimang fret, dapat medyo sayad na siya. Pero dapat nga pa nagpe-fret leveling ka eh. Dapat dikit na talaga, kasi para pag sa fret leveling, matataba siyang kusa siyang magkakaroon ng relief. So ngayon, ang gagawin mo is pindot dito, pindot dyan. Kapag magpe-fret leveling ka, idikit mo na. Huwag naman sobrang dikit. Kailangan sure mo talaga ng kadidikit lang niya. Kasi pag malalaman mo pag kadidikit lang, parang may konting ano pa, galaw pa eh pag pinipindot mo siya. So dapat pindot dito, hold, pindot dito, hold. Huwag niyong bibitawan yung pindot niyan, kasi isa lang kamay ko, nakahawak ko sa camera. Hindi ko mapakita, no? Pindot dito, pindot sa first. Tignan mo, sa panglimang fret, dapat nakadikit na siya. Kailangan, hindi siya persadong nakadikit, kundi eksaktong dikit lang siya. So, dapat dahan-dahan sa pag-adjust ng truss rod. Ngayon, ang paraan sa pag-adjust ng truss rod para mapadikit mo siya, halimbawa, nakaganyan yung neck mo, nakayuko, nakaganyan. Ang gagawin mo ay clockwise. Clockwise. Ngayon, siyempre, kung nandito ka sa truss rod, nandito ang truss rod na Martin. Ngayon, ang truss rod ng Martin ay napakalalim. So, nagsisimula sila, nandito sila. Kaya kailangan ikaw ng mahabang Allen wrench. Mga ganyan.
Yan, kailangan ipapasok mo yan sa loob. Mahabang Allen wrench bago mo siya ma-adjust. Marami nagtataka niya, sabi ay nawawala daw ang truss rod nila. Mali po, nandiyan po ang truss rod nyo. Ang truss rod ay nasa ilalim dahil alam ni Martin na ang truss rod dapat ay nandito. Pero pag mga ordinaryong gitara lang, ang truss rod ay nandito. Kasi dapat, ang truss rod talaga ay nandito sa part na to, wag dito. Dahil kapag nandito is magkakaroon ng stress tong part na to. Dahil siyempre may adjust ng truss rod, gagalaw din yung part na to. Ngayon, maaaring magkaroon ka ng lobo dito sa part na to kasi gagalaw siya eh. Or magkakaroon ng problema pagdating ng panahon, pero hindi naman malaking problema. Pero si Martin ay advance mag-isip, kaya nandito lang siya. Dahil ang galaw ng truss rod dapat mula dito hanggang dun lang. Dapat hindi gumagalaw ang truss rod sa part na to. Automatic na yan kasi may body naman siya, hindi siya gagalaw talaga. So ngayon, siyempre kung nandito ang truss rod, nagkakaroon lang ng persa. So maaaring pagdating ng panahon, eh, makasira sa part na to. Pero sinasabi ko nga sa inyo is hindi naman ganun kalaking problema. Ka-adjust ka ng truss rod. Ngayon, ang adjust ng truss rod ay pa-ganun. Clockwise, paigpit. So kunwari ganyan, siyempre para makita, no? Paigpit, pa-ganun. Paigpit, pa-ganyan. Pagpaluwag, counterclockwise, pa-ganun. Ngayon, ang kapag ang neck mo nakayuko, ang adjust mo dapat ay pa-ganyan. Clockwise. Ngayon, kung ang neck mo naman is nakatingala sobra, ang adjust mo dapat ay counterclockwise. Pag sinabing clockwise, is sabay sa ikot ng orasan. Pag sinabing counterclockwise, baliktad sa ikot ng orasan. So, ngayon, once magawa mo na yan, na-check mo na, no? So, na-check mo na pindot sa 12, pindot sa 1, dumikit na doon sa panglimang fret. So, okay na yon. So, tatanggalin mo na ang string. So, yun, note ah, huwag mo munang tatanggalin ang string kasi ang string ang siyang magiging guide mo para malaman mo kung ano ang resulta ng neck o reaction ng neck sa adjust ng truss rod at galaw ng string o hila ng string. So, yan ang magiging guide mo para malaman kung saan tayo dapat mag-adjust. Once nagawa mo na yon, tanggalin mo na ang string. At mag-fret leveling at crowning, tapos liha ng 220, tapos ng liha ng 220, liha ng 600 or 800, 1000, tapos 1 to depende sa iyo kung anong gusto mong papino. So ngayon, pwede mo rin kikilin yung mga kanto para maalis yung mga talas. So pa once na nag-fret leveling ka, crowning, tapos tabasan mo yung mga kanto ng frets, o tapos liha mo na hanggang papino, tapos polish mo. Pakintabin mo gamit ang pledge metal polish. Yan. So ngayon, yun ang gagawin natin. So titingnan naman natin muna kung ang neck mo is nasa tamang angle. Ngayon, titingnan natin kung yung ibabaw ba ng fretboard ay tumututok mismo sa ibabaw ng bridge. Dapat kasi, ang normal na acoustic ay pagka nilagyan mo ng ruler na ganyan, dapat papatong siya sa ibabaw ng bridge. Ngayon, kaya tumataas ang action kasi hindi tumutugma yung alignment ng neck mo papunta sa ibabaw ng bridge. So, tingnan natin. Ayan, nasa ibabaw tayo ng fretboard. Nasa ibabaw pa nga tayo ng fret eh. So, meron pa tayong allowance na 2 mm, no? So, tingnan natin. So, yun. Kung mapapansin mo, medyo okay naman yung pwesto ng neck. Halos papatong na siya sa ibabaw ng bridge. Yan. Pero kung ipapatong natin mismo sa ibabaw ng bridge, magkakaroon siya ng space. Ayan. Nagkaroon siya ng space. So, ang space niya parang mga nasa 2.5 mm. So, ibig sabihin, wala sa eksaktong tama yung angle lang neck papunta sa bridge, pero maaari na siya o normal na siya, pwede na siya, kumbaga, hindi siya masama. So ngayon, maaari tayong magbawas ng saddle pagtapos natin magawa yung mga proseso.
So yan, makikita mo yung saddle is napakataas pa. Maaaring tayong magbawas, maaaring pasilipin mo lang yung saddle, basta wag lang sasayad yung string mismo doon sa kahoy. Pwede mong ibaba yung saddle. Once na binaba mo yung saddle, maglalagay ka rin ng string slot. Yung mga string slot is yung uka doon sa dadaanan ng string para magkaroon ng brake angle. Yung brake angle, kung makikita mo yung string, ayan, pababa yung string. Kasi once na binaba mo yung saddle, magiging parang tuwid yung string mo. So, lalagyan mo ng string slot para maging ganyan pa din ang itsura niya. Pero hindi mo lang nakikita dahil nandun mismo sa kahoy. Saka para mas madiinan yung saddle mo. Yan ang tatawag na brake angle. Guys, paalala nga pala, ang ginagamit natin na allen wrench sa mga marking is 5mm. So, kailangan medyo mahaba siya. Basta importante is lumagpas dito sa sound hole. Kasi kung hindi ka lalagpas dyan, eh, tatama ka dito sa kahoy. Yan, 5mm ang allen wrench na gagamitin. Ngayon, kunwari hindi kayo magpe-fret leveling, crowning, no? Pwede kayong gumamit ng gantong brush kung gusto mong malinis yung fretboard mo. Kasi kung madumi, di ba? So, pwede mong gamitin yan. Pakita ko sa inyo kung gaano kadumi. Ayan, ha, sample natin. Pero ito kasi dadaan to sa pulley setup, fret leveling, crowning. Yan, makikita nyo kung gaano kadumi. So, try natin yung brush yun, ha. So, yan, makikita mo luminis, di ba? Compare mo dito sa madumi. Ayan, yung madumi, o. Oh. Makikita mo yung mga parang mga bakat-bakat na, ano, nalikabok. Ayan, dito, wala na siya. So, tapos nyan, pwede mo siyang linisin ng metal polish. Polish mo. O kaya gusto mo, lihahin mo pa ng koonte, mga 1, 2, o 1,000, para once na mag-polish ka, eh, mas makintab. So, ganun. Paglinis after nun, maglalagay ka ng lemon oil. So, yan. Yan yung simpleng paraan sa paglinis ng fretboard. Ito na fret leveling, na crowning ko na siya. Yan. So, ngayon, kung naghahanap kayo ng tutorial para sa ganito, sa fret leveling crowning, eh, meron pa tayo ibang mga video. So, tignan nyo lang para inalisa lang natin ito para at least is mapaigse. So, ngayon, once na fret leveling crowning mo na or hindi ka nag-fret leveling crowning, ang una mo, ang susunod mong gagawin is, yan na, ito na isa sa bridge tayo. So, lagyan na muna natin ng string slot or string canal. Yung string slot ay ginagawa sa pamamagitan ng Dremel. So, tatabasin mo ng ganyan yan. Yan, para siyang naglalagari ng ganyan. Kung ano, kung wala kang ganito, pwede kang gumamit ng lagari. Halimbawa, ganyan. Yan, lagari mo ganyan para basta magkaroon na siya ng slot para sa string. So, ipapakita natin yung finish na nagkaroon na siya ng ganyan. So, ito meron na po siyang string slot o string canal. Nakakasama ba ang string slot at string canal? Ang sagot po dyan ay hindi po. Ito po ay mas nakakabuti pa nga dahil mas nadidiinan niya ng mas maayos ang saddle upang madiinan din yung piyeso or yung pick-up na nasa ilalim ng saddle. Actually, yung mga mamahaling Martin, makakita ka ng ganyan. Pero yung mga murang Martin, wala kang makikita ng ganyan. Bakit? Binabawasan kasi ng trabaho kapag mas mura. So, ito na. Papunta na tayo sa pagkabit ng string. Once magtabas kayo ng string slot, ha, iangat yung tanong, tapos hipan nyo. Ha, kasi minsan may bumabara dyan ng mga dumi, yung gaya ng mga pinagtabasan na kahoy. Siyempre, pag bumara yan dyan, magiging dahilan niya ng di pantay-pantay na tunog. So, yun. Ngayon, ang next na gagawin natin is yung saddle niya. Dahil mataas siya kanina, nasa 3.5mm yata yun. O, babawas tayo ng mga 2mm sa ilalim na ito. Pwede rin kayo magbawas ng 1mm lang, no? Pag kayo, ang gagawa, magguhit kayo sa ilalim na ito ng 1mm. Pakita ko. Ganyan, no? Para mag-guhit kayo ng ganyan, tabasin nyo yan. Pwede nyo ilagay sa gato tapos kikil or pwede nyo direktang liya. Basta siguro din nyo lang na pantay. Yan. Ngayon, siyempre, susukatin nyo ng ruler sa ibabaw para malaman nyo kung pantay yung tabas nyo. Dahil pag hindi pantay yan, maapektuhan yung tunog sa saddle. So, ito, tinabas na natin, no? So, magpapatok ko ng ruler dyan sa ibabaw. Tingnan mo kung pikit lahat. Tapos, kailangan tuwid. Naka-level yung mismo yung saddle para pantay-pantay yung tunog sa
pick up. So ngayon, pwede kang magdahan-dahan, huwag mo munang lakihan ng tabas, 1 mm muna kung hindi ka sigurado o takot ka para hindi ka magkamali. So ngayon, ikakabit natin ito, tapos kabit natin ng string para malaman natin kung gaano kalaki ang nabawas ngayon, saka tayo ulit magbawas pag kailangan. Kabit na natin ng string, no? So bago kayo magkabit ng string, siguraduhin nyo munang mahigpit, no? Higpitin nyo to. Kasi nakaka-apekto yan kapag nawawala-wala ka sa tono kapag maluwag. So dapat kahit paano mahigpit. Yung alam mo naman yung higpit na hindi naman sobra-sobra. Alam mo talagang nalak mo na siya. Yan. 10 mm yung ginagamit dyan na panghigpit. Nagkabit ka ng string, wag mong hayaan na maghihigpit ka kagad sa una mong kabit na number 6. Dapat kabit mo lang muna nang maluwag lang siya. Ngayon, ang unang-una mong paghihigpitan dyan is itong number 4 at number 3. Ngayon, next is number 2 at number 5. Tapos, number 1 at number 6. So, ganun ang gagawin. Kasi kapag inuna mong higpitan dito sa taas, iipitin niya agad to, aangat yung dulo doon. Ngayon, pag umangat yung dulo doon, mahihirapan ng itulak ng string na may piece yan. So, hihinatunog niyan sa amp. So, para pag gitna, para mangyari, unang higpit gitna, didiinan niya ngayon to, balance agad. So ngayon, dahan-dahan naghihigpit mula ka sa gitna hanggang papunta sa dulo. So balanse yung saddle, yung diin ng saddle sa pickup. So yan na, itotono mo ngayon yan. Una mong itono is yung number 3, number 4. So ngayon, next yung pangalawa dito, tapos yung next yung dulo. So yan, nakabit natin string, natono na natin. Tapos once may natono mo na siya, no, medyo diinan mo rin ng konti yung saddle para matulungan mo siya na malapat. So ngayon, susukatin natin ngayon kung malaki pa ba yung ano, yung alawas o ano, mataas pa ang string. So nasa 4 mm. So ibig sabihin kanina pala nasa 4.5 to. So maliit pa lang nababawas natin, kailangan pa natin mag-adjust. So yan, no. Parang nasa 4 mm pa siya eh. Parang mga 3.8 mm, so ganoon. Kabila ay nasa 2 mm na. Mga 2.3 ganon. So, ibig sabihin, mas mataas pa yung string natin dito sa bass part. So, ngayon, mas magbabawas tayo dito sa bass part kesa dito sa treble. Gawin ulit natin is paklasin natin yung... Hindi natin papaklasin pala. Luwagan lang yung string. Pag luwag ng string, mahihila mo na tong saddle. So, ngayon, lalagyan natin ulit ng guhit. So, tatabasin ulit natin. So yan, mapapansin mo sa bass part, malaki yung tatabasin ko, bandang dun sa may treble part is konti na lang. So yan, pagtatagpuin ko lang yan sa pagliha para mas maibaba pa natin yung action. So yan, paulit-ulit ko lang siyang ginawa, nagtabas ako ng tabas sa ilalim hanggang sa gusto ko na yung action na hinahanap ko. Ayan o, 2.5 mm. Tapos dito is 2 mm. So ngayon, nung nagawa ko na siya na 2 mm at 2.5 na siya, okay na siya sa akin. So ngayon, tapos na tayo sa saddle, tapos na tayo sa truss rod. Ang next natin na gagawin is yung nut. Once tingnan mo yung nut para malaman mo kung dapat kang magbawas. Hindi ka na kailangan magbawas sa ilalim, kundi magbawas ka sa slot. Gagamit ka ng parang lagare. Kung wala kang pang slot niyan, is lagare, pwede kang gumamit, may manipis, may makapal na lagare, pero dapat i-convert mo sa pangtabas talaga siya. Baka mamaya sobra, baka naman lagari na lang, tinabas mo na, hindi. So, dapat gagawa ka ng lagari na pangtabas yan. So, ngayon, para malaman mo kung dapat ka magtabas dito, is pipindot ka dito sa 3rd fret. Doon muna tayo tumingin sa first string. Pindot ka sa 3rd fret. Ngayon, dapat yung string neto is medyo didikit lang doon sa number 1 fret. Hindi dapat siya dikit. Kung kailangan may space siya, may angat siya. Tingnan natin. So ngayon, parang nakikita ko, hindi natin kinakailangan magtabas. Kasi mukhang halos mayroon siyang alawan. So ngayon, tingnan natin dito sa 6. So ganun din, no? O, ngayon, tingnan natin dito sa 5. 4, 3, 2. So ngayon, parang wala akong makita na dapat tayong magtabas dito. Dahil, halos yung allowance is tama naman. Pag pindot mo dito, dapat halos didikit na yung fret sa number 1. So ngayon, mapapansin mo, may allowance, sakto lang siya. So, pag sobrang taas, dapat ka magtabas. Pero kung hindi naman, may allowance naman, may kita mo, nakangat naman sa fret, is tama na yon.
So ngayon, kapag dikit naman siya, pag ginanya mo, dikit siya sa number 1 fret, eh, ibig sabihin, kailangan mo magtaas ng nut. Ang gagawin mo is tanggalin mo yung nut, maglagay ka na sa pin o shim na parang mga calling card o ano man, basta manipis lang siya, tapos dikit mo ulit. So yon, tataas na siya. So ngayon, testing mo sa 3rd fret o kung masyadong mataas, pagtabas ka. So yan, para malaman mo naman is kung sobra ka ba sa adjacent thrust rod, kakalibitin mo to, pindot sa 3, 2, 1. Kapag may bus, ibig sabihin, kailangan mo magluwag ng thrust rod. Ngayon, open string, pag may bus, kailangan mo magluwag ng thrust rod. Ngayon, kapag pinindot mo, pindot, tapos wala namang bus, lahat ng string, 3, 2, 1. Kapag walang bus, ibig sabihin, tama na yung thrust rod mo. Ngayon, hindi ka kinakailangan mag-adjust. So, pindot ka dito sa 12, pindot ka sa 1 para is ma-sure mo. Ngayon, tingnan mo dun sa pampit habang nakahold ka dun. Hindi naman sa pampit. Kung hindi nakadikit o hindi nakaangat ng sobra, hindi may allowance lang bago dumikit sa frets. So, ibig sabihin, kapag ganun, tama na siya. So, yon, ibig sabihin, tapos na yung setup mo. At kung ang feel mo is parang pare-pares na siya, ang pakiramdam, yung pressure, okay na yung setup mo. So, ito, makikita mo yung height niya is parang piso na lang. So, hindi natin sinobran pababa na ito kasi minsan kinakailangan hindi sobrang baba para mas maganda pa yung tunog. Dahil kapag sobrang baba is nababawasan yung ganda ng tunog. Habang nataas ang string, naganda tunog. Habang nababa, nababawasan. So, ngayon, advisable yung mababang mababa para sa mga fingerstyle. Ngayon, ang sukat ng piso is nasa 2 mm. So, ibig sabihin, ang height niya doon sa 12 fret is 2 mm. So, ang height naman niya dito sa dulo is mga nasa 2.5 o 2.7. Dito naman sa dulo nito is ganun din, mga nasa 1.8 mm. Dito is nasa 2 mm. So, ganun. So, dito, mas mababa dito sa, sa dulong fret. Mas mababa ng konting-konti compare dito. Kasi mas malaki ang kinakailangan na allowance doon sa base compare dito sa treble. Kasi babasi ka rin din sa kapal ng string. Mas makapal ang string, mas malaki ang allowance na kailangan dahil yung vibration niya. Ngayon, mas manipis na string, mas maliit ang kailangan dahil yung vibration niya maliit lang din. So yun, maraming salamat sa pagsuporta sa ating channel. Nood lang, tatak mo ipi. Headless.